durian flavor. This is awesome. Ayan, halo-halo and queso sa amin ni Aiva. Approved? Yeah. Ginata ang halo-halo or ginata ang bilo-bilo. Champelot. Hi guys! Balak na yung nagluto ni Ma'am C ng ako lumpiang Shanghai. Siya naman lumpiang pritong lutong gulay. Wow. Pakita ko sa inyo yung ginagawa namin. May kamote, may celery, may sayote, mung beans, carrots, sibuyas, cabbage, saka yung hindi mawawala ang ating pagbabot. Tapos may nabili pala akong meat grinder. Doon pa yan sa Manitoba eh. Ayan, hindi ko alam paano pa siya gamitin. Pero mukhang kapareho lang siya nitong shredder ko ng gulay eh. Tingnan natin. Easy lang siyang buuin. Ngayon ko lang siya ma-open. Ayan siya. Ay, may manual naman eh. So buuin ko muna. Iga-grind ko yung chicken kasi gusto ni Ma'am si is chicken lumpiang Shanghai. Ang shred ko lang ng carrots si Ma'am si. Mas mabilis to kaysa pagka-cut mo ng manuwan. Ayan, nilagay mo lang sila pahalang. Then, lalabas din yung naka-shred. Mabilis lang siyang gawin. Ganito siya. At least, less work. Kahit pagpatong-patongin mo na sila, okay lang. Nagpupush naman ito. Ayun. Ay, nahuhulog lang. Linis kamay ko, guys. Bubas ako. Last na. Konti lang itong pin-refer din ni Mams. Ayan o, nagigisa na si Mamsi. Bango! Master Chef Mamsi. Ayaw pakita dito. Nakaayos. Hi! Sarap naman. Bango! Tapos na ni Mamsi yung kanya. Nampiang gulay. Ayun. Ako naman. Pakita ko lang yung ingredients nung ginataang bilo-bilo. Or sa Kapampangan, sa pelot. Naman yung sa akin, guys, na cut ko na. Frozen lang to yung langka. Ito yung brand na nagamit ko. Naka-upside down. Baka kasi tumulo. Ayun. Na-cut ko na rin yung Japanese tom yum. Frozen lang din yung ginamit ko na yun. Tapos si Ma'am si nagbilo siya ng bilo-bilo. Kasi wala kaming nahanap na frozen, so siya na lang gumawa from scratch. Nag-boil na rin ako ng sago. Ayan, ready na siya. So, start ko na yung ginataan. Ito yung gagamitin kong ano, coconut milk. So, ito yung una kong gagawin. Iboboil ko muna. Pagka na-boil na, pwede nang ilagay yung, ano, bilo-bilo.
Kasama ko na din yung ano, kamote para lumambot na ako. Kumukulo na, tsaka ko lang kumalambot na yung ano, kamote. Ilagay ko na rin yung ano. Yung ka. Kota ko na ito. Sarap yung madaming lang ka. Matamis. Join lang natin. Ngayon yung mga bilo-bilo na nito na. Kuluin ko pa doon ng konti. Nakulo na. Nagugutom na ako. Natatakam na. Ihuhuli ko pala yung sugar kasi ayaw ni Mamsi ng matamis. So, hayaan ko na lang siya yung magtimpla sa ano, gusto niyang tamis. Pwede nang ilagay yung banana rin. Samahin ko na. Check ko lang ulit yung ano, kung malambot na yung sweet potato. Sundot na. Malambot na. Getting there. Konti pa. And then last kong ilalagay din yung sago. Masaming sa hugo. Ganyan ako mag, ano, ginataang halo-halo or ginataang bilo-bilo. Sampelot. Gusto ko masahog. Gusto ko every bite may laman. Ang masarap pa dito kapag nilagay mo sa fridge, kakaining malamig. Oh, ang sarap. And, dapat na rin to. Mabilis lang naman siya as long as nakakat na lahat ng ingredients mo. So, ayan. Halos patapos na. Lagay ko na rin yung sago. Ginawa ko to kanina. Sundan nyo lang guys yung ano, instructions kung paano to gawin. Yung nabili ko is ang nakalagay doon, mag-boil ka ng water. Then, pag na-boil na, doon mo ilagay yung sago. Then, boil for another 15 to 20 minutes. Hindi naman sinabi kung 1 cup ba yung ilalagay na sago or what. So, tinandya ko na lang. Okay naman ang kinalabas. Ang sago pa din. Ayun. Yan na. Namiss ko tong gawin. Last ko tong ginawa nung birthday pa ni Iban. Naghanda kami nun sa bahay. That was last year, June. Ayun, namiss ko na to. Haluin lang para magkahiwa-hiwalay. Hindi na kasi mainit eh. Kaya, ayan, nagkadikit-dikit ng mga sago. Pero kapag hinalo-halo mo, maghihiwalay din yan. Dispersed. Masyado silang close sa isa't isa. Ayaw na lang maghiwa-hiwalay. Ayan, so yun lang siya guys. Simple lang. At least, yan, la mama ko kasi is diabetic eh. So, yung mga nabibili sa store,
Di ko alam, minsan matamis eh. At least ito, kaya namang gawin. Di naman sobrang tagal mahirap gawin, tsaka matagal. Madami pa. Ayun. Makakontrol mo pa yung ingredients na gusto mo, kung ano pang gusto mong ilagay dyan, ikaw na bahala dyan. Ayun. Kainan na soon. Tawagin ko lang si Ma'am si patimpla ko yung sugar level niya. Next is lumpiang Shanghai. Pero by request, gusto ni Ma'am si chicken. First time kong gumawa ng lumpiang Shanghai na chicken. So bumili ako ng chicken breast. And then sabi ko nga gusto naming itry yung meat grinder na nabili namin dati pa sa Amazon yan. And it works! Yay! Ang galing! Na-amaze ako. So, pag-grind ko na lang yung iba pa kay Ivan. And then, may mincer akong ginagamit. So, gusto ni Mamsi yung totoong garlic. So, and by request, celery daw. Kasi kung ako lang, kinakopy ko si Panlasang Pinoy. So, iba yung gusto niya. Gawin natin yan. Tapos na ako sa onion. Ito, isa pang best friend to sa kitchen eh. Makes our life easier, faster. Lalo dito sa Canada eh. Wala tayong masyadong oras, lalo na if you're working full-time. So, ang tagal ko na di gumagawa ng lumpia, di ko na maalala yung last. Kasi, time-consuming nga. Bumibili lang kami usually frozen. So, excited akong matry. Kasi mas masarap pa rin talaga yung homemade. Yun. Sige, mince ko lang to. Pakita ko sa inyo mamaya pag nandito na lahat at imimix na. So, ready na yung mga vegetable. Halo-halo na to. Garlic, carrot, celery. Tapos, pepper, konting garlic salt. So, hindi to yung Panlasang Pinoy. Ito yung gustong recipe ni Mamsi. Gawa ng nag-iingat siya sa diet niya. And, ground chicken. So, balutin na natin. Tignan natin kung ilan yung magagawa niyan. So, naubos yung 50 pieces na lumpia wrapper. Maliliit lang kasing nagawa ko. Ayan. 50 na pala yun, parang konti. So, pinirito na ni Ma'am, si gutom na kami. Kinain na namin. Ako naman yung chicken breast. Iba lang yung texture, pero masarap din naman. Lalo kung isasaw-saw sa sweet chili sauce. Then, may ano pa. Sobra pa. Kasi ano yun eh, 1 kilogram ng chicken breast. So, yung hindi nagamit ni Ma'am, si Ma'am natira niya sa lumpiang gulay. Yun na nang gamitin ko para matapos na ito lahat. One eternity later. May durian flavor sila, pero nung tinignan ko, not available at the moment. So, tignan natin. Ang daming flavors. Chinag ko na online yung mga flavors. So, samahan nyo kami ngayon sa pagpunta sa Cochrane, Alberta. Halos half hour drive lang siya from Calgary. Ang ganda guys dito sa Cochrane. Kasi kita nila yung bundok pala from here. Ayan o. Madami na rin palang mga kabahayan dito. Oh. Develop na rin ng konti yung communities dito. Mababa pala oh, ang daan. Ganda na. Kita talaga nila yung bundok from here. Ayan. Malapit na kami sa Mackay's Ice Cream. 4 minutes na lang. 15 degrees guys ang weather. Sobrang ganda. Spring na talaga. Ito na to. Wala nang bawian. Mga usa dito sa daan oh. Random lang. Dito na kami guys. Baba muna. Mukhang madaming tao. Nakikinita ko na from here. Daming tao.
Mukhang dinadayo to. Makita natin. So, legit. Any flavor? Chocolate. You want chocolate? No. Come see. Come see. You want that blueberry? I want ice cream like that. Yan yung pinakita ko kanina. I want ice cream. You want ice cream? Which one do you want? We want ice cream. May pila ka. Ito na siya. Pila muna kami. Cream at Vancouver somewhere. Yeah, the gelato, Steveston. What I want to buy it, mommy. Luhalo. Selection nila wala. Yeah. Oh, siya sa loob. May pila rin pala sa loob. Hindi lang sa labas. Ayun yung mga detab nila, Ma'am Sio. Ayan, pwede. Meron durian? Gusto nyo? Sige. May durian, guys. Ayun. Bili kami. Dun-dun-dun! Durian flavor. There's three flavors for you. Yeah. I have three for me. May masaya, si Ivan. Saka si Ma'am Sio. Yeah, she wants matcha. Gusto nila yung durian eh. Ang daming pagpipilian na pwedeng iuwi. Ano siya? $12.45 per liter. Daming flavor. Ha? Yeah. Coffee? No, it's different. Nakabili na kami. Ang dami pa rin tao doon. Ayan. Halo-halo and queso sa amin ni Ivan. Ian is, what's yours? Chocolate chunk. And Mom C, what's yours? Blueberry. Blueberry, yay! Yummy! Natin. Masarap daw, sabi niyo. Yummy! Legit. Yummy, yummy! So, tikman natin yung ibang flavor. Yeah, daming tao, as in. They approve? Approve? Yeah! Tikman muna natin. Ayan. Nag-take out din pala kami ng durian. Yan. Sabi po. Masarap. Masarap din, hindi matamis. It's so yummy. It's so yummy. Nangulay yung labi mo ng blue. Yes, yan. Yung sa baba, ano yan? Halo-halo. Totoo ang chismis, guys. Ang sarap. Hindi matamis yung ice cream nila. No wonder ang daming tao. Napapasok kami sa kotse, guys. Kasi ang lamig sa labas and then makain ng ice cream. Ang sarap. Masarap yun sa kanya. Mabait-bait na, hindi mo. Yung chocolate. Kaya pala maraming may gusto. My ice cream is the best. Kaya pala binupuntahan eh. The best. Your ice cream is not the best. Yeah, it's not. Next time, I will try that. Oh, yes. Hindi katamisan yung ice cream niya. Yeah. Kaya pala pinupuntahan ng mga tao. Kahit medyo malamig pa. Na rin ako nakapag-vlog sa loob kanina kasi may nakalagay dun na bawal i-video yung mga staff. E nasa gitna yung mga tao nung nagkukuha sila ng order. Kaya binidyo ko na lang after nung naka-order na kami. Magkano lahat han yung? 34 lahat. Parang 550 one scoop. Parang ganun. And then yung durian pa namin na inatab. Tapos, separate din yung bayad sa cone. Yung sa amin is, itong dish na to is 30 cents. Yung kay Ma'am si sugar cone is 150. Gluten-free na cone is 125. Yung kay Kian is, magkano kay Kian? 175? Chocolate cone naman. So, depende kung anong pipiliin nyo. Kasi hindi na ako nakapag-vlog. May nakalagay kasi bawal. You like it, Kian? Approve? Yeah! Oh, look at your mouth. You have bigote.
bigote. Yung sarap yung kay Kian, chocolate fudge, mapait-pait ng konti. Uy, yan na guys. Yun lang ang dinayo namin dito. Hindi naman siya sobrang layo, so it's worth the trip. Sulit. Ang sarap. Hindi naman napahiya. Ang sarap ng ice cream. Yung durian, tignan natin. Bukas siguro, tikman natin pang dessert. Gusto ko lang mag-thank you sa sumama sa amin ngayon sa panonood ng vlog na to. Masarap nga yung Makase ice cream. Thank you din sa friend namin na si Jessa sa pag-recommend ng ice cream shop na yon sa Cochrane, which is hindi naman kalayuan from Calgary. Sa mga hindi po nag-subscribe sa vlog namin, makikisubscribe na lang po sa aming small channel. And see you in our next one. Bye!